Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung links sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin kung ano po ang mensahe. Spirit guide, mensahe po natin. Okay, para ngayong araw kay Fire Signs. We have Axe. Yan, meron ba kayong mga hindi kinikibo ngayon? Or kayo ba yung tipo ng tao, Fire Signs ngayon, na tahimik lamang, nagmamasid lang sa paligid? We have Wedding Rings. Meron ba kayong tinapos dito na relationship? Okay. Kahit anong klaseng relationship yan, pwedeng may tinapos na kayo dito. The Chaser. May mga naghahabol ba sa inyo ngayon? May mga nagpaparamdam. So, pwede po kasi nung naglagay ka ng boundaries, yung mga taong to, mas nalaman nila yung value mo. So, ayan sila na ngayon yung natatakot dito na maiwan. Sila na ngayon yung natatakot na hindi mo sila pansinin. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? We have prosperity lies ahead. Ayan po. May ano ba, may kasaganaan na paparating para sa inyo. Once na putulin nyo talaga yung mga bagay na nagpapabigat sa life po ninyo. Ayan, tignan nyo kung sino ba yung mga tao na yan, ano ba yung mga sitwasyon na yan. Fire signs, we have show the world the real you. Huwag po kayong matakot dito na ipakita yung skills ninyo, nasabihin yung nararamdaman ninyo. Minsan yan yung nagiging blockages ninyo. Yung pag mayroon kayong dinaramdam or hindi kayo nagsasabi ng totoong feelings ninyo, a win-win outcome is forecast. So, just be, ano na lang, be authentic, be honest with yourself. Kasi, ayan po, panalo ka pa rin naman dito. Sabihin natin, yes, merong mga tao dito na yes, aalisan mo, ikakat mo, pero at the end of the day, magbe-benefit ka pa rin naman dun. Mas magbe-benefit ka pa nga dito, fire sign. So, we have Taurus, Aquarius, and Libra. Pwede po na yan yung mga taong involved sa inyo or yan yung mga pwedeng nasa big three po ninyo. Yan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Ayun talaga yung sinasabi sa'yo dito ni Universe. Alisin mo yung mga tao na nagpapabigat sa life mo. Na-observe nyo ba, fire signs, nung may lumapit sa inyo, parang bumigat yung energy ninyo, or nakadikit kayo na tao, naka-close kayo, simula nun parang ang bigat na ng pasok ng pera para sa inyo. So yun, yung mga tao na yun, yung mga nagpapabigat talaga, nagbablock sa positive energy mo, sa mga blessings na pwede pa sanang dumating sa'yo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano pa po ang mensahe natin, Spirit Guide? We have a blessing for support. Ayan. Okay, di ko alam kung meron ka mga sinusuportahan dito. Meron ba dito mga breadwinner po kayo? Ayan, or ito yung nararamdaman ninyo ngayon. Mas ramdam nyo yung suporta simula nung naglagay kayo ng boundaries. Mas naririnig kayo ngayon ng mga tao sa paligid mo. A blessing to heal a relationship. Ayan o, magpakatotoo lang talaga kayo dito. Sabi nyo yung nararamdaman ninyo. And ito, pwedeng sa mga mag-asawa, maayos nyo pa yung inyong relasyon. Or kahit ano man tong relationship na ito. Kailangan lang po talaga maging honest kayo. Maiintindihan kayo nung taong involved dito sa inyong sitwasyon. A blessing of the waters. Ayan po. So, oo. Medyo emotional yung iba sa inyo dito. Kontrolin niyo yung emosyon ninyo. Diyan kayo natatalo, fire signs. Yung iba kasi sa inyo, sobra kayong makisama. Ang nangyayari, yon, nakakalimutan niyo yung sarili ninyo. Kasi masyado niyong iniisip yung mararamdaman ng ibang tao. You know, pwedeng ito, oh, ikaw talaga sobra, 100% yung suporta mo. Pag ikaw ay sumusuporta sa ibang tao, yon lang ang sistema. Nakakalimutan mo yung sarili mong mga problema, nakakalimutan mo yung sarili mo. 39, 28, and number 4, yan po yung inyong lucky numbers. Tignan po natin kung ano naman yung mensahe pagdating sa trabaho.
Okay, pagdating sa trabaho, we have 6 of cups. Ayan po. So, meron yata kayong babalikan dito na trabaho or project. Ayan po. Yun yung nakikita ko kasi dito. Parang may babalikan kayong project. Pagdating dito sa inyong trabaho. Ayan po, sa career ninyo. Or pwede rin, baka company ito na dati nyo nang in-applyan. Baka ito na yung chance ninyo para matanggap doon. Sa parang dream company ninyo. Dream career. The Sun. Positive energy po yung pinapakita dito. We have Page of Cups. Ayan, meron kayong mensahe kasi or email dito na marireceive. So, good news po ito para sa inyo. Merong dito ma-approve na, na plan. Ayan. Meron din ako nakikita dito ma-approve na loan. So, kung naglo-loan po kayo dito pagdating sa inyong trabaho or nag-a-advance yung iba sa inyo, cash advance, ayan po, mapagbibigyan po kayo dito. Tingnan natin, spirit guide, pagdating sa negosyo. The Wheel, napakaganda ng energy mo o pagdating sa negosyo. The Wheel. 7 of Cups, medyo maging maingat lang kayo. Sabi nga, maganda yung negosyo ninyo. Pero, pwedeng may masasalitsaan na sakit ng ulo. Kaya, piliin nyo pong mabuti yung inyong mga tatanggapin ng mga orders na mga kliyente ninyo ngayong araw na ito. Kailangan talaga nandun yung presence of mind ninyo. 10 of Cups, magiging happy naman po talaga kayo. Fulfilled kayo ngayong araw na ito. Fire signs, pagdating sa inyong negosyo. Parang wala na ba kayong mahihiling pa. Ganyan yung feeling ninyo. Napakaganda po. Tingnan natin pagdating sa pera. Mayroon naman tayo ditong Knight of Wands. Pagdating din sa pera, alam mo, pag mas masaya kayo, mas madami talaga kayong na-attract na positivities. Mas marami kayong na-attract na pera dito. Sabi nga sa inyo dito, di ba, prosperity lies ahead. Kaya sulitin nyo talaga na, ayan, may dumarating na opportunities para sa inyo dito. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. Di ko alam, mahilig ba kayo sa spicy foods? Ayan po. Yung iba sa inyo, pwedeng regarding sa sili. Ayan, kung kayo ay mahilig ba kayong magtanim. Or meron kayong madidiscover na pangpaanghang. Mga ganyan. Basta something maanghang, pwede po na yan yung magbigay sa inyo ng pera. Or sabihin natin, may opportunity na lumalapit sa inyo ngayon. I-grab ninyo yung opportunity na yan. Kasi dyan po kayo magkakapera. Quiet retreat. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Kung naguguluhan naman kayo, ayan, tahimik lang daw kayo, mag-isip-isip, i-process ninyo on your own yung mga bagay-bagay dito sa inyong isipan, you know, sa inyong, sabi nga, sa inyong sariling mundo. So, tahimik lang muna kayo dito if you have plans regarding your finances para hindi siya maunsyame. Ayan nga, kailangan nyo nga talaga dito is katahimikan. Actually, meron ding makakatulong sa inyo dito, isang babae. Pwedeng mas older to sa inyo. Fire signs, ayan. Siguro ang tuturo sa inyo nung tao na to, maging tahimik ka lang talaga sa lahat ng kilos mo. Hindi mo kailangan magingay. Tignan natin, pagdating naman sa love life, kamusta po ang love life spirit guide? We have Queen of Wands para to sa mga single. Sa mga single natin dito, mas you have more time with yourself and mas nagiging maalaga po kayo sa inyong sarili. Mas happy kayo. Yun yung nafe-feel ko dito. Mas contento kayo sa kung ano yung mayroon kayo ngayon. Less stress. Napakataas din po ng inyong self-esteem. Ayan. Kasi you have your own time. Walang nagbabawal sa inyo. Tingnan natin. You have your freedom. Sa mga in a relationship naman po, we have Two of Swords. Meron tayong mga in a relationship dito na po, pwede nga po na yung inyong relasyon ay nasa parang rock bottom yata. Medyo nasa rough, you know, something yung inyong relasyon. So, meron kayong big decisions na gagawin dito. Actually, kayong dalawa naman to ng person mo. Medyo toxic na kasi yung nangyayari. Nahihirapan ka na. Pwedeng may mga sinacrifice ka dito sa relationship ninyo na nakikita mo ngayon fire signs na hindi pala worth it. O meron dito, parang nagsisisi kayo dun sa mga sacrifices na ginawa ninyo para dito sa person ninyo. Tignan natin. Alam mo kung bakit kayo nagsisisi? Kasi pwedeng hindi kasi siya nare-reciprocate. Kaya,
Sa mga mag-asawa naman, we have King of Pentacles. Ayan po. So, pwedeng dito naman, mayroong kayong security. Ayan nga. So, may magdiriwang dito ng anniversary. Happy anniversary po sa lahat na may anniversary ngayong araw na ito. Maganda naman yung pinapakita dito. Hindi kayo nagpapaligsahan ng asawa mo. Mas more on nagtutulungan kayo dito para maabot ninyo yung mga dreams ninyo, yung mga goals po ninyo. And marami din dito, kung sino man yung provider sa inyo, is good provider talaga siya. Wala po kayong masasabi. And meron din dito, very traditional. Nilang medyo mahigpit. Pero kasi, nandun naman na dito sa relasyon ninyo, dito sa marriage ninyo, ay parehas po kayong panalo. Lalo na kung napalaki or mapapalaki po ninyo ng maayos yung inyong mga anak. Ayan. Parehas kayong happy dito. Actually, happy energy to. Yung King of Pentacles natin at saka the Hierophant natin. Medyo strict lang, pero alam mo na nasa tama naman yung pagiging stricto, pagiging stricta. So, yan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always. And more blessings to come.